Dating kasama ni Glock 9 na ang nagsisimula pa lamang siya, nagsisisi sa naging desisyon ng iwan niya si Glock 9 sa ere. Ito ang Icon Speed, pero bago tayo magsimula, please subscribe. Huwag mo din kalimutan na i-click ang bell button para lagi mo nakikita ang aming bawat update. Wala na yatang hindi pa nakakakilala kay Glock 9. Halos lahat ng Pinoy, bata o matanda, old school rapper o new school rapper, ay talagang napapahanga nito sa bawat mga obra na inilalabas nito. Tunay na mahusay talaga at sobrang talentado ni Glock 9. Sa katunayan, siya ay isa sa mga naunang rapper na hanggang ngayon ay talagang relevant pa rin at nakakasabay pa rin sa mga bagong tunog ng rap music ngayon. Pero paano nga ba nagsimula ang rapper na si Glock 9? At sino-sino ang mga nakasama nito noong hindi pa siya sikat at nagsisimula pa lamang ito? Nitong nakaraan, nagpa-interview kay Supremo ng Krusada ang isa sa mga naging partner o kasama ni Glock 9 noong nagsisimula pa lamang siya. Ang rapper na si Hijack ang isa sa matagal na nakasama ni Glock 9 at dito din una na narinig at nagmarka si Glock 9 sa kasaysayan ng Pinoy Hip Hop. Ang grupo nilang Death Threat na pinamumunuan ni Ron aka Beware ang isa sa pinakamatunog na rap group noong 90s at kauna-unahang nagpakilala ng gangsta rap dito sa Pilipinas. Sa nasabing interview, kinwento ni Hijack kung paano nila na-discover o nakilala si Glock 9 at kung paano ito nakapasok sa grupo nila. Ayon kay Hijack, noong una pa lang na marinig nila si Glock 9, noong hindi pa ito miyembro ng kanilang grupo, ay talagang humanga daw ang mga ito sa kanya dahil sa husay nitong mag-deliver at magsulat ng rap. Parang nakita nga namin kasi that time, binibitawan ni Aris ng mga lyrics. Matured. So, sabi nga, ang different yung lyrics niya. Ang different. Tapos, pakinggan mo nga ito. May mga pinarinig kami sa kanya na foreign rap. Sabi niya sa amin na, pwede mo bang hiragin? Sige, sa linggo, hindi nagparamdam bro. Sa linggo, walang tawag. Eh, lagi yun. Masigasip tumawag. O, kung yung ganito, ano bumalik? Tagalog na ganun yung binatawag. Ikaw ang nagsulat niyan? Ako. Ano yung ibang lahat ko? Ako sa paminero. Paano yung ganito? At hindi. Pasok na sa teatro ito. Si Hijack at Glock 9 ay naglabas din ng album na magkasama at ang mga kanta nilang dalawa ang isa sa mga naging tugtugan noong 90s, lalong-lalo na noong nauuso pa ang mga gang. Pero matapos na mag-success ang release nila na ito, ay hindi na ito nasundan pa ng mga kanta na magka-tandem silang dalawa. Matatandaan na sa album ni Hijack na inilabas noong 2001 ay may mga diss ito sa rapper na si Glock 9. At itong mga nakaraang taon ay madalas na rin mapag-usapan ang issue ng death threat kay Glock 9 dahil sa mga release ni Glock 9 na tila hindi nagustuhan ng grupong death threat na sinundan din ni Beware ng diss na pinamagatang taong walang utang na loob. Pero ayon kay Hijack, ang away o di pagkakaunawaan nila noon ay nagsanga-sanga lang dahil marami umano ang mga nakikisawsaw noon. Marami din nagtatanong PM, kumusta daw kami ni Glock? Ako naman ano eh, yung issue namin kasi nagsanga-sanga lang kasi nga maraming henyo. Maraming henyo. Nagdudulong-dulungan. Oo, kasi yung issue naman namin, kaya namin resolvein ng amin lang eh. Diba? Nagkataon lang. Pati ba sa mga issue nyo, may sumasawsaw din, gano'n? Ano talaga? Eh siguro takot sila na magkasama uli kami. Okay. Diba? Pero ang aking kasi doon is, kilala ko ni Aris. Kilala ko din siya. So, ang dami nga nag-PM eh. Na puso na daw yung peace. Before ng lyrical gangbang ulit. Sana may domination tree kahit isang kanta, ganyan. Naniniwala naman si Hijack, kailangan lang daw nila mag-usap ni Glock 9 para manumbalik ang dating pagsasamahan nila. Dahil ang issue naman daw nila noon ay tampuhan lang daw umano. At sa tingin niya daw ay naiintindihan siya ni Glock 9 ngayon. Ako naman open na ako. Kailangan lang talaga namin ano, mag-usap ng kami lang. Kasi kung totoo si issue namin talaga at kami nitiwala, tampuhan lang. Na ngayon, alam ko naiintindihan niya ngayon. Ang time kasi ngayon, mas pinili ko yung nakararami kasi sa kanya. Ang akin lang, nabigyan ako ng chance na i-open yung pinto, kaya ginrab ko. Ang huling sinabi ko sa kanya na hindi pwedeng tayo lang. Binigyan ako ng chance ng diva mag-produce. I-share ko naman. Kaya nagkaroon ng C4, nagkaroon ng yung revelation.
isang album, nagkaroon ng Renegade. Aminado din naman si Hijack sa nagawa niyang mali noon kay Aris, kung saan mas pinili niya ang ibang tao kaysa kay Glock 9 na dati niya nang nakakasamang gumawa ng kanta. Pinaliwanag niya din ang mga naging dahilan niya noon kung bakit niya ginawa yun kay Aris, at sinabi niya din sa video kung ano ang mga posibleng mga naging dahilan din ni Glock 9 kung bakit may tampo din ito sa kanya ngayon. Ang mali ko is siguro ang isang malaking tampo niya nga sa akin is since siya yung partner ko, bakit mas pinili ko pa yun? Kaya ang akin naman is gusto ko lang buksan yung pinto para dumami yung rapper. At saka that time kasi, nandun na ako sa stage ng ano yun. Gusto kong mag-produce. Siguro sa that time, hindi pa tayo tapos eh. Gusto ko pa mag-rap. Siyempre, pride na rin. Pero kung nagkausap ka, kasi that time din, busy na rin ako. And then siguro, that time, mataas din ang ego ko dahil ako yung producer eh. Diba? Ako yung nagpo-produce eh. Siya din, that time, Jack na yun siya eh. Ayaw ko din. So, nagpataasan kami ng... Sa interview sa kanya ni Supremo, nanawagan din siya kay Glock 9 na mag-usap sila at magharap. At na-realize na din na yung mga tampo ni Aris sa kanya ay may punto din to. Ang maganda kasi, Glock, magharap tayo. Yun lang yun. Ito, coming from me, since ako yung mas matanda. Ako yung mas matanda. Magharap kayo, magharap mas matanda. It's time for a sit down. Yeah. Diba? Yun na yun. Sa mga manager mo, yung dapat nakasama mo. Pero alam mo, mas maganda tayo kasi may unfinished business tayo eh. Aminado na naman ako na yung mga tampo mo sa akin noon is ano, may point ka. May point siya. Kasi binaliwala ako lang. Yun yung naramdaman yun na parang ako yung kasama mo eh. Tapos bigla nag-decide ka ng ganito. Ano na, ilatago na yung para ako. So bukas ang pinto mo para sa pag-usap. Oo naman, nasa sa kanya na yun. Okay. Wala na sa kanya. Sa tingin mo, paulakan kaya ni Glock 9 ang panawagan na ito ng dati niyang kasama? Makakapaglabas pa kaya ang dalawa ng kanta na magkasama sila? I-komento ang iyong opinion sa ibaba. Sa ibang balitang hip-hop naman, in-expose at tinalakay ng dalawang old-school rapper at producer ang issue ni Looney na kumakalat sa internet kung saan itinakbo daw umano ni Looney ang pera ni Francis M. Sa hindi pa ito napanood, i-click lang ang inyong nakikita sa screen. Pwede kaya itignan ang link na aming nilagay sa comment section ng video na ito. Pumayag siya. Ganda. Ayaw niya pa rin. Okay lang din. Ako, mag-initiate ng sit-down. Kilala mo ako, pare. Kilala niyo ako. Ako, mag-initiate ng sit-down. Wala sa pangalan ngayon. Pero para sa kapakanan ng hip-hop. Sa susunod na video ulit.